It's been weeks since I was discharged from the hospital. Dito na ako inuwi ng asawa ko sa bahay na ako mismo ang nagdesenyo. I don't know kung anong nangyari, at dito na kami nakatira. Hindi ko rin alam kung nasaan na ang babae ng asawa ko, basta nang umuwi kami rito, ay hindi ko na nakikita ang babae. I got curious big time. Where is she now? Maybe dinala ng asawa ko ang babaeng mahal niya sa ibang bahay. I don't know, ang isipin ganun nga ay para akong unti-unting pinapatay sa pag-iisip na lihim pa rin silang nagkikita. Oh come on Alice, hindi umaalis ang asawa mo nang hindi mo alam. And besides he's always on time kapag umuwi. Kontra ng subconscious ko, napailing na lang ako, para na akong mababaliw kakaisip ng kung ano-anong dahilan. But I can't find the right word to describe what I really feel. Gising ka na pala. Lumipad ang tingin ko sa pinto, at nakita si Daniel na nakatayo rito, habang nakatukod ang braso sa hamba ng pintuan. Wearing his perfect set of smile, looking straight onto me, ay nagsimula siyang humakbang palapit sa higaan namin, kung saan ako nakaupo. Come, I prepare breakfast and it's ready, anito pagkatapos akong halikan sa pisngi. I smile back. Hindi ko manaminin, ay lihim akong kinikilig sa mga gesture ng asawa ko. Napatingin ako sa kanya sa mata. I saw a vibrant color. Kung hindi ko lang siguro alam na may ibang babae siyang nagugustuhan, ay iisipin kong mahal ako ng lalaking nasa harap ko ngayon, na nakangiti sa akin. He extend his right hand for me, mabilis ko naman itong inabot, at dahan-dahan niya akong nalalayang tumayo. Ngunit hindi sinasadyang na-outbalance ako, at napayakap sa asawa ko nang wala sa oras. Napasinghap ako nang maramdaman ang braso niyang nakahawak na sa baywang ko, at ngayon ay nakapaloob na ako sa matipunong katawan ng lalaking mahal ko. I feel secured in his arms. Ito siguro ang naramdaman ko noong gabing may nangyari sa amin. Hindi ko lang matindaan dahil sa kalasingan. We have all day to cuddle like this if you want honey. It pained me to let you go. But our daughter is waiting for us downstairs, he said with a playful tone. I gasped when I realized that I am still in his arms. Mabilis na humiwalay ako at yumuko. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata ng asawa ko. Lalo na ngayon, pakiramdam ko ang pula-pula ng mukha ko sa pang-iinit. Come, Angel is already waiting. Muling ani ni Daniel, nagpatyanod na lang ako sa pag-akay niya sa akin palabas ng kwarto. Pagdating namin ng dining ay nakaupo na ang anak namin na kumakain. Dito ka na maupo, ani ni Daniel at ipinahila ako ng upuan. Tahimik naman akong sumunod. Good morning baby. Malambing na bati ko sa anak namin, na hindi man lang nag-abalang mag-angat ng tingin upang batiin kami. Good morning mommy. Tugon ni Angel na puno ng pagkain ang bibig. Don't talk when your mouth is full. Paalala ko. Nagulat pa ako nang nilagyan ni Daniel ng sinangag na kanin ang plato ko. Kumain ka ng marami para mabilis kang gumaling. Malambing na paalala ni Daniel. I don't know what is this. Nagugulat na lang ako sa mga ginagawa ng asawa ko. Minsan nakakatakot na rin. Masyado siyang attentive. Halos lahat ay siya ang gumagawa, kahit pa ang mga bagay na kaya ko namang gawin ay ginagawa na niya. Napatingin ako sa kanya nang nilagyan niya ng ham at bacon ang plato ko. Nginitian ko siya ng tipid nang magkasalubong ang aming mga mata. Sorry at yan lang ang nailuto ko, pagpapaliwanag niya na parang nahihiya sa pagkaing inihanda. Thank you, tugon ko, gusto ko sanang sabihin na kinakabahan ako sa mga ginagawa niya, pero hindi ko magawa, kaya mas pinili ko na lang ang manahimik at kumain. Mommy, do you like cake? Basag ni Angel sa katahimikang namamayani. Nang magangat ako ng tingin, ay nakita ko ang lahat ng mga mata nila ay nakatutok sa akin. Okay, tanging nasambit ko. Mabilis na inilapit sa akin ng anak ko ang plato na may lamang cake, nagulat pa ako nang makita kong may isang slice ng cake sa platito na nakapatong lang sa harapan ko. Paanong nangyari na hindi ko man lang napansin na may cake na nakalagay sa harapan ko? Tikman mo ang cake, hon. Udyok ni Daniel, wala sa loob na inabot ko ang plat itong may laman ng cake, at humiwa ng maliit na portion gamit ang kutsara at sinubo. Masarap, si Daddy, I told you, you're the best cook in the world. Mabilis na lumipad ang tingin ko kay Daniel dahil sa narinig.
Nakangiti ito at mukhang proud sa sinabi ng anak. Muling bumalik ang tingin ko sa cake, at muling inilipat kay Daniel. Siya ba ang nagluto ng cake? I asked, pero sa sarili ko lang itinanong. Why, hon? You don't like the food. May iba ka bang gustong kainin? Nagulat pa ako nang marinig ang tanong ni Daniel. Nakatingin ito sa akin nang may pag-aalala. Ah, no, masarap naman ang food, it's just that busog lang ako. Nauutol kong tugon at mabilis na tumayo, at umalis sa harap ng mesa. Naiwan naman ang mag-ama ko na sinundan ako ng tingin. Parang gusto kong batukan ang sarili ko. Bakit ba ako laging nabablangko? Nakakahiya. Pagpasok ko sa kwarto ay huminga ako ng malalim. Laging bumabalik sa isip ko ang mga nangyari noon, bago pa ako maksidente. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako sa mga nakikita kong pag-aalaga sa akin ni Daniel. Ang daming alalahanin ang naglalaro sa isipan ko, na hindi ko mahanapan ng sagot. Nasaan na ang babae niya na unang itinira niya sa bahay na ta? Saan sila natutulog noon? Napatingin ako sa kwarto. Dito din ba sila nahihiga sa kama na hinihigan ko? Oo, dahil noong gabing umuwi kami sa bahay na ito, ay hindi ako pumayag na matulog kami ng asawa ko sa iisang kama. Ni hindi ko nga alam kung aling kwarto ang inuukupo niya rito sa bahay. Han, narinig ko ang pagtawag ni Daniel. Nakatayo ito sa pinto ng kwarto. Nagtaka ako kung bakit seryoso ang mukha nito. Can we talk? Muling anito, at humakbang papasok ng kwarto. Hindi ko alam kung anong meron. Pero bigla akong kinabahan, nang makitang wala man lang kangiti-ngiti sa mga labi ni Daniel, na kani-kanina lang ay halos mapunit na ang mga labi nito sa pagngiti. Hindi ako sumagot sa tanong ni Daniel. Bagkus ay nanatili akong tahimik, hanggang sa makaupo ito sa tabi ng kama, kung saan ako nakaupo. I'm in love with this one particular person a long time ago. Anito at tumingin sa akin, pero mas pinili ko ang yumuko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sasabihin na ba niya sa akin ang tungkol sa babaeng nakita ko? The first time I saw her, I hated her for interrupting me in my sexy time, napatingin ako sa sinabi niya. Nakita kong napangiti siya. Marahil ay naalala niya ang mga panahon na naganap ang sinasabi niya. The second time I saw her, I pity her. I don't believe her reasons, but I have a feeling of I want to help her. The third time is magical. Patuloy na pagkwento ng asawa ko. Hindi ko maiwasang mainggit sa babaeng sinasabi niyang mahal niya. You know why it's magical? Tanong ni Daniel sa akin nang balingan niya ako. Wala sa sariling napailing ako. I don't have anything particular in mind sa mga oras na ito. Kundi ang kagustuhang lumayo. Natatakot akong marinig ang lahat ng sasabihin ng asawa ko, pero kahit natatakot ako, nandoon pa rin ang kagustuhan ko na marinig ang lahat ng sasabihin niya. That day, for the third time around is magical, because I fall in love. Anitong parang nag-slow motion sa pandinig ko ang mga katagang binitawan ni Daniel. Here, aniya at ipinatong sa kamay ko ang isang maliit na kahon. Naguguluhan ako, ano naman ang kahon na ito? Open it. Pang-iingganyo niya ng mapansing wala akong balak na buksan ang kahon. I kept that little thing as a remembrance for the women a fall. But I think it's time for her to have it back. Naguguluhan ako, bakit sa akin niya inaabot ang kahon, kung may kinalaman ito sa babaeng mahal niya? Muli kong tinitigan ang kahon ang nanginginig ang mga kamay na pilit binuksan ito. Nagulat ako nang makita ang kapares ng hikaw ko na nawawala. Anong ibig sabihin nito? Ako ba ang babaeng tinutukoy niya? Pagtingin ko sa asawa ko, ay nakangiti na ito na nakatingin sa akin. I kept that as my memories for you. You took my heart the moment you enter my house, kung ganon. Nakilala niya ako noon. Nang mga panahon na aksidente ko silang nakita ng babaeng kasama niya na magkapatong. Ako ba ang babaeng sinasabi mo? Yes, it was you all the time, Alice. I have loved you before. I know it was love. And I still do. Napangiti ako sa narinig na kumpisal ng asawa ko. Lahat ng takot na nararamdaman ko kanina, ay napalitan ng umaapaw na kasiyahan dahil sa narinig. Sa sobrang tuwang naramdaman ko, ay niyakap ko si Daniel na ikinagulat niya. Nang kumalas ako sa pagyakap sa kanya,
ay nagulat pa ako ng panasa nang hintuturo niya ang pisngi ko, na nababasa na pala ng luha kong hindi ko namalayang pamatak. "I love you," he asked, and then he captured my lips with his. Siniil niya ako ng halik. Halik na punong-puno ng pangako. Walang katumbas na kasiyahan ang nararamdaman ko, habang magkalapat ang mga labi namin ng aking asawa, he bit my lip. I gasped when I felt his hand at my back giving me support. I returned the intensity he gave me in his kisses. I feel his tongue enter my mouth. I feel the hunger in his kisses and the need. This is the first time that we kissed this intimate ever since we were married. Kapwa kami habol ng hininga nang magbitaw sa paghalik. I love you, I mouthed while chasing my breath. I am full of overwhelming feeling right now. Masaya ako, sobrang saya ko, mahal din ako ng taong mahal ko. Bakit nandito ka? Nakataas ang kilay na tanong ko kay Daniel nang makita ko itong nakahiga sa ibabaw ng kama ko pagkalabas ko ng banyo. Kung titingnan, akala mo sa kanya ang higaan na hinihigan niya, pero hindi eh. Dahil bed ko lang naman ang hinigan niya. Tulog na si Angel. Animoy nagpapakyute na sabi nito, nang makita akong nakatayo sa pinto ng banyo. Pinanangkitin ko ito ng mata at pinamiwangan. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto mo? At isa pa, hello. Hindi ko naman tinanong. Inikutan ko siya ng magagandang eyeballs ko, matapos kong magsalita, pero ang loko kong asawa ay tinatawanan lang ako. Pwede bang tabi tayo matulog? Parang batang pakiusap ni Daniel. Magkasalikop pa ang dalawang palad nito at nakanguso. Napailing ako, at humakbang patungo sa walk-in closet, nang tumayo ito at iniharang sa daanan ko ang sarili. Bakit dito? Mahinang tanong ko. Halos pigil ko na ang paghinga, dahil sa pagkakalapit naming dalawa. Mag-asawa na tayo, hindi ba dapat lang na magkatabi tayong natutulog? Aniya, pero hindi ako naniniwala, dahil sa itsura niya ngayon, ay alam kong may kung ano itong binabalak. Ayoko, bumalik ka na doon sa kwarto mo, magbibihis na ako. Taboy ko at humakbang papunta sa closet, pero mukhang wala yatang balak na tantanan ako ng luko kong asawa, dahil sa kung saang direksyon ako pupunta, ay hinaharangan niya. Ano ba Daniel? Para kang bata. Alis ka nga. Nauubusan ng pasinsyang saad ko, nang mapagtanto na wala itong balak na lubayan ako. Sige na please. Muling pagpapakyut nito sa akin. Nginisihan ko ito ng ngising na iinis bago sinagot. Ano ka bata? Hindi. Pero marunong akong gumawa ng bata. Gusto mo gawa tayo? Ay ang kulit niya. Lasing ba siya? Hindi ko alam na may ganitong uri ng kakulitan ang lalaking ta. Daniel, tigilan mo ako sa kalakuhan mo. Many okis. Ani ko at iniwan iyong nakanganga ang bibig. Marahil nagulat siya sa itinawag ko sa kanya. Napahajijek naman ako ng tuluyan na akong makapasok ng walk-in closet at inilock ang pinto. Habang naghahanap ako ng maisusuot, ay narinig ko na lang na nag-click ang lock ng pinto, tanda na bumukas ito. Pagtingin ko ay nakita ko si Daniel na nakangisi habang hawak ang spare key sa kwarto at sa closet. Naiikot ko na lang ang eyeballs ko sa kakulitan niya. Simula nang magkaayos kami, lagi na akong kinukulit na magtabi daw kaming matutulog, na iniiwasan ko kaya ang ending lagi kong nilalock ang pinto ng kwarto, pero ang magaling ay laging may dalang susi. Naiinis na ako, nagmamaktol kong saad, at napatample sa noo, ang sakit niya talaga sa ulo. Kung gaano siya kagaling sa negosyo, ganun din siya kaisip bata pagdating sa bahay. Honey naman, mag-asawa na tayo, kaya dapat lang na magtabi na tayo. Nakangusong Anya, isa pa matagal nang nagpipigil si Junior ko. Mahinang dugtong nito na narinig ko, at ikinatingin ko ng masama sa kanya. Hay ang manhid, may pangangailangan din naman ako no. Parang nagtatampong anito at tinalikuran ako. Bigla naman akong nakonsensya sa sinabi ng asawa ko, kailangan ba talaga yun? Nauutol kong tanong, nang iinit ang pisngi ko sa itinatakbo ng usapan. Alam kong darating ang araw na to na magtatabi kami matulog, pero nagugulat pa rin ako sa sinasabi ni Daniel. At hindi ko pa napaghandaan ito. Natatakot ako baka masakit. Alam ko kasi matagal na mula nang may nangyari sa amin, at isa palasing ako noon, kaya wala akong matandaan. Pwede namang tabi lang muna tayo kung ayaw mo han. Malambing na dugtong ni Daniel.at lumapit sa akin at niyakap ako patalikod.
Pakiramdam ko na nayo lahat ng balahibo ko sa batok. Lalo na kapag tumatama ang mainit na hininga ng asawa ko. Pakiramdam ko umiinit ang kwarto, dahil sa mga sinasabi ng aking asawa, lalo pat na natiling yakap-yakap niya ako. Ah sige, dito ka na matulog. Tugon ko at mabilis na kumalas sa yakap niya, nang maalala na tuwalya lang ang tanging saplot ko sa katawan. Bakit? Naguguluhang tanong ni Daniel, dahil sa biglang pag-iwas ko na parang napaso. Napangiting aso akong tumingin sa kanya, at napakagatlabi. Aano, magbibihis lang ako, utol kong tugon at kinuha ang damit na susuotin ko, at mabilis na lumabas ng closet. Napagdesisyonan ko na, sa banyo na lang ako magbibihis. Naiwan naman ang asawa ko na hinabol lang ako ng tingin. Pagpasok ko ng banyo, ay mabilis ang kilos na nagbihis ako. Mahirap na baka bigla na naman akong pasukin ni Daniel sa banyo. Naku po, mukhang malaki pa naman ang ampalaya niya. Pagkatapos kong magbihis ay kaagad akong lumabas ng banyo. Paglabas ko ay wala na sa kwarto si Daniel. Oh, asan na siya? Pasabi-sabi pa na dito matutulog lalabas din pala. Bulong ko sa sarili nang makitang wala ang lalaki, eh ba't mukhang dismayado ka? Tanong ng kontrabidang isip ko. Umayos ka nga, patuloy kong pakikipagtalo sa sarili. At nilang na humiga sa kama. Malapit na akong makatulog nang biglang bumukas ang pinto, at narinig ko ang boses ni Daniel. Honey, na mismo ako. Malakas ang boses na tanong ni Daniel. Ng pumasok muli sa kwarto. Basa ang buhok at mukhang naligo. Hay, ano siya model? Bulong ko nang makitang wala itong suot na pangitaas, at tanging boxer short lang ang suot. Yes, tabi na kami matulog ng honey ko. Tuwang sabi pa nito bago lumapit sa kama, at humiga sa tabi ko. Tika, tika lang. Time out muna, matutulog ka sa tabi ko nang walang ibang suot. Nauutol kong tanong nang awatin ko siya sa paghiga sa kama. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan na nai-excite ako sa isiping magkatabi kami matulog, pero wag naman siyang maghubad. Natatakot ako baka gapangin ko siya. Nako honey, namumula ka, pinagnanasaan mo ako no? Malu kong tukso sa akin ni Daniel. Wala sa sariling napahawak naman ako sa pisngi ko. Hahaha, pwede naman tayong ano, mahinang bulong ni Daniel sa tainga ko. At niyakap ako. Nagpatikip ako ng mukha sa hiya, dahil sa pinagsasabi ng asawa ko. Bakit ba ang brutal ng bibig niyo? Bakit ba lagi nitong bukam bibig ang ano, gumawa ng bata? Kakaluka. Huwag ka nang mahiya, lahat ng mag-asawa ginagawa yan. At isa pa nagawa na kaya natin noon yun. Pagpapaliwanag ni Daniel, at tinanggal ang mga kamay kong nagkatikip sa mukha ko. Lalo namang uminit ang pakiramdam ko, dahil sa binanggit ni Daniel, pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko sa mga pinagsasabi ng asawa ko. Nagulat na lang ako nang maramdamang magkalapat na ang mga labi namin. Nang hapitin ako ni Daniel palapit sa kanya. He's now kissing me hurriedly, nakaagad ko namang itinugon. I kissed him back in a same intensity, inikot ko ang aking mga braso sa leeg niya. Habang naghahalikan kami, ay namalayan ko na lang ang pagangat ng pang-upo ko sa kama, at naramdaman ko na nakaupo na ako sa lap ng asawa ko, napapitlag pa ako at napatingin sa kanya ng derecho, nang maramdaman ko ang bagay na dumampi sa balat ko. Kahit pasabihin may suot akong panloob. But it doesn't matter, I love the feeling being in his arms, I feel the security in his. Habang magkahinang ang mga labi namin, ay naramdaman ko na lang ang mga kamay niyang gumagapang sa ilalim ng suot kong manipis na pantulog, gumagapang ang mga ito paakyat hanggang sa narating ng mga kamay niya ang dalawang ano ko. Napabulong ako ng bitawa ni Daniel sa paghalik ang mga labi ko. At pisilin ang isa sa mga ano ko. I feel his hand gently massaging my chest, while his other hand moving down and doing wonders in my navel. He kissed me back and slowly laying me down in our bed. He kissed my neck down to my collarbone, until he reached one of my chest. He licked and bit my skin. I felt so warm. My breathing is getting heavier. I thought he would kiss my chest like a hungry baby. Pero saglit lang niya itong hinalikan. At parang ang bilis niyang nagsawa. Nakaramdam ako ng panghihinayang nang iwan ng mga labi niya ang chest ko. Pero napasinghap ako when I feel his tongue kiss me.
It sends me a tingling sensation. It makes me feel so warm and naughty. He's tracing an invisible pattern in my body. My breath are now getting even heavier when I feel his lips into my skin. Mabibigat at nahihirapan kung saan dahil sa kakaibang kaba at saya na ipinaparamdam sa akin ng asawa ko. I didn't imagine to be this happy, pero habang ginagawa ito ngayon sa akin ni Daniel, ay hindi ko maiwasang mag-ingay at umaarko ang katawan ko sa tuwing natatamaan ng kamay niya ang katawan ko. Nang hinayang pa ako, nang bigla na lang umalis sa tabi ko ang asawa ko at tumayo. Pero nang makita ko kung saan ito nakatingin, ay lalo akong pinamulahan. Nakikita niya ang mga hita ko, at wala na akong suot na ano paman. Kung paano hinubad ng asawa ko ang mga saplot ko sa katawan, na hindi ko man lang nararamdaman, ay hindi ko na alam. Marahil sa sobrang lolong ko sa mga sensasyong ipinaparamdam sa akin ni Daniel, ay hindi ko na namalayang hinubad na niya ang mga ito. "Look at me, honey," he said huskily, na parabang inuutusan akong sundin ang sinasabi niya. Kaagad ko nang sinunod ang sinasabi niya sa akin. And then I saw him taking off his cloth, and throw this piece of cloth anywhere. My breath is getting heavier and heavier, while looking at my husband's perfect body. All the angles are placed into the right places. Ang muscle niya sa braso, ang mga pandesal niya sa tiyan. Everything is in the right places. Isa siya sa mga masuswerting babaeng nakapag-asawa ng lalaking halos nasa kanya na ang lahat. Malimang sabihing perfect, ay yun talaga ang tingin niya sa katawan ng asawa. At kung may iba pang definition ang salitang perfect, ay malugod niyang itatawag sa asawa. Nakangiting lumapit sa akin si Daniel. Hindi man lang ito kakitaan ng pagkahiya, kahit na naglalakad itong hubot-hubad sa paningin ko. Mukha itong proud habang palapit sa akin. Kaagad na hinuli muli ng mga labi niya ang mga labi ko nang magkalapit kami, at muli itong yamakap sa akin. We kissed like there's no tomorrow. Animoy may mga dagang nagrarambulan sa loob ko sa bilis ng tibok ng puso ko. This not the first time we made love, but this will be the first time that I will remember everything. I feel he's gently throbbing mine. Animoy sinasabik ako ni Daniel sa kanyang ginagawa. I feel my ano is now dripping something. Daniel, please. Pakiusap ko na parang nahihirapan. At para namang naunawaan niya ang nais kong mangyari. Kaagad niyang ginawa ang nais ko. Ang sakit, I shouted when I felt he's fully invading my ano. Sorry, honey. I'll be more gentle this time, Daniel said huskily. He kissed my forehead and then my cheek, and my lips. And then he danced slowly and slowly, until he changes his pace dot and he's now dancing faster and faster. Ang sakit na nararamdaman ko kanina, ay napalitan na ng nakakaliliyong pakiramdam. Alice, honey, he said my name huskily, lalo akong nasasabik sa way ng pagtawag niya sa pangalan ko. I looked straight onto him dot and I saw him closing his eyes. Daniel, honey, tawag ko sa kanya nang maramdaman ko that there is something inside me is about to ano. And I think he felt it too, when he danced faster dot and then I felt something about me. Heaven, hingal na sambit ni Daniel, at idinagan ang buong bigat sa akin. I felt his heart beating fast. I love you, tugon ko at pinakiramdaman ko ang sarili ko, ngunit wala akong ibang naramdaman kundi saya.